pamamaraan na ipakita ni Jesus na marami rin siyang iba't ibang kaloob. At patunay natin, iba't iba ang kaloob. Halimbawa, si Jesus, nung bata pa lang, 12 anyos, meron na siyang kaloob na maging gala. Sa mga kabataan dito, sino sa inyo ang merong kaloob, gift, talent, na parang ang kati-kati ng paa, gusto gala ng gala? Taas ang kamay. Ayun, no? Ayan. Kasi yung iba ang gift ay manatili, hindi gumagalaw. Yung iba naman, ang gift nila, sige, gala. Kailangan natin yung kaloob na yun, ha? Yung gala. Taas nga ulit ang kamay. Ayun, ang dami ng gala. Ayun, gamitin mo yung kaloob na yan. Huwag kang gala ng gala sa mall, ha? Kung may devotion ka at may mission, tularan si Jesus. Gamitin mo yung gala mo, pumunta ka sa Iapo Church. Pumunta ka sa parokya ninyo. Diyan ka dumala. Dumala ka sa Bible study. Dumala ka. Sa orphanage, dumala ka sa home for the aged, dumalaw ka sa mga may sakit, diyan ka gumala, diyan ka loob ko, gamitin sa devotion at mission. Ilan po sa atin dito ang merong kaloob na medyo magaling magsalita, may bukadura. Huwag akong mahiya. Taas ang kamay. Yung may kaloob na yan. Wala ba dito? Ha? Wala? Kaya pala ang mga humihiya eh. Wala ba pala? Wala pala ba? Mahiya eh. Oh, kung meron kang kaloob na magaling kang magsalita, gamitin mo yan, huwag sa pambobola. Huwag sa manipulasyon ng katotohanan. Huwag para manlinlang na mga nililigawan mo pagkatapos ay iiwanan mo pala. Huwag mong gamitin yan sa ganyang paraan. Gamitin mo ang kaloob mo na mahusay kang magsalita. Ipahayag mo ang katotohanan. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Katulad ni Jesus, pag binuka ang bilig, lagi ang narinig niya sa Ama ang kanyang ipinahihiwati. Sino sa inyo ang marunong at masarap magluto? Ayun, meron noon. Si Jesus marunong din. Nung kanyang muling pagkabuhay, naghanda siya barbecue party para sa kanyang mga alagad. At bago siya namatay, naghanda ng hapunan. Marunong ka palang magluto. Huwag ka lang luto ng luto para mabusog ang sarili mo. Mag-volunteer ka sa feeding program kapag-asa ng inyong parokya. Birthday mo, magluto ka ng pansit. Galing mo sa jail, magpakain ka ng mga walang dumadala. Si Jesus, sa limang tinapay at dalawang isda, nakapagpakain ng libo-libo, mahusay siya maghanda ng pagkain. Devotion. Ano daw yun? Parang huling talong, ilan sa atin may gift magandang kumain? Ako, lahat yata, oh.
Lahat may gift, mag-anak, kumain. Okay. Alis yun. O yung isa, dalawang kamay pa, tinaas, oh. Talagang gutom na gutom lahat. Alam nyo, yung ibang tao, walang ganang kumain. Kapag may gana kayo, praise the Lord. Ha? Totoo yun. Si Jesus, yung mga maraming pera, mag-anak kumain. Diba kaya siya pinulaan eh? Si Juan Bautista raw, hindi kumakain, hindi umiinom. Si Jesus, laman ng mga bahay, kain ng kain. Gumawa pa ng alak. Gift yun. Pero, sabi ni Jesus, ang kanyang pagkain ay ang salita ng Diyos. Mahilig ka sa lechon, sana mas mahilig kang kumain ng salita ng Diyos. Nauuhaw ka sa tubig at iba pang tubig na may kulay. Sana mas mauhaw ka sa tubig na buhay ang Espiritu Santo. Iba-iba ang ating kaloob. Lahat yan kaloob din kay Jesus. At kay Jesus nakikita ang mga kaloob kapag may debosyon ay daan para sa misyon. Ito po ang ating panalangin para sa ating lahat. Mga deboto, ang debosyon umuwi sa misyon. At walang makapagsasabi, hindi ko kaya ang misyon. Hanapin mo ang kaloob na natanggap mo. Ang kaloob na yan, panalimin mo sa pag-ibig at sa pamamagitan niyan, magtagumpay nawa ang Diyos sa iyong pangmimiko. Tayo po'y tumahimik sandali. At tanggapin sa ating kalooban ang kaloob ng Diyos sa atin. Hilingin natin ang tunay na debosyon upang makiisa tayo sa misyon ni Jesus. Sa alam na
kapangyarihan sa lahat. Doon ang umulang paririto at uhukong sa mga bubuhay at ang amatay na tao. Sumasangkalataya Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan katolika sa kasamahan ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay na muli ng mga matay tao at sa buhay na wala hanggan. Amen. Pinamahal kong mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ay nagbibigay ng buhay at kaligtasan sa bawat intensyon ay atin ang natutunan. Pag-iungol, ibigay mo ang aming panalangin. Panalangin ang mga mahihina at makasalanan. Naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo ang aming panalangin upang ang mga kabataan ay maturuang magmalasakit at magpakasakit para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin upang matuto tayong mag-iis ng anumang kahirapan at umiwas sa mga bagay na ikipagdurusa ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ingin mo ang aming panalangin upang ang mga deboto ng buong Nazareno ay maging maibigin sa kanyang salita at tinapay ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ingin mo ang aming panalangin upang sa lahat ng bansay umiral ang kapayapaan ni Kristo, bunga ng kanyang pag-ibig na mas malakas kaysa kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway itulin natin ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak ng Diyos ay pag-ibig. May pahayag ginawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsigit po ang lahat. Thank you.
Jesucristo. Thank you.
consecration. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, pinabot sa kanya managal ang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, hinahandog para sa inyo. Matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniwag niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang nagdalipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking.